isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Gusto ko lang po ibahagi yung kabutihan ni Lord sa amin, sa buhay namin. Yung patuloy niyang pag-iingat, pagpapala, yung pagbibigay ng lakas sa araw-araw. Kailanman hindi siya nagkulang. Bagamat kami sa sarili namin, alam namin yung napakarami namin yung pagkukulang sa Kanya, pagaya ng pag-attain sa church. Pero ganun pa man, hindi siya nagsawang ibigay sa amin kung ano man po yung pangangailangan namin. Yung kahit napapagod ka sa araw-araw na trabaho, araw-araw na puyat, pero yung strength na binibigay niya sa akin, napakalaking blessing na po kung magawa ko yung mga bagay na kailangan kong gawin. Ayun po. Tapos yung talagang si Lord pag nangako, hindi niya tayo bibiguin. Yung salitang God will provide, talagang ano, gamit na gamit namin yung ano na yun. Ayun lang po. Thank you sa Kanya, kay Lord, kasi lagi siyang nandyan para sa amin. Ayun lang po. Overcame the present day to find my soul.
Good morning po, may sa inyo mga kapatid. Salamat sa Panginoon dahil ito na naman tayo, may panibagong mensahe na gusto mong ipaabot ang Panginoon para sa ating lahat. At simulan po natin ito sa maikling panalangin. Ang maraming Diyos, kami po yung muling nagpupuri at papasalamat sa iyo sa araw na ito, sa gabi nito, na kami ay muling makakarinig ng magandang balita buhat sa iyo, Panginoon, na magiging gabay namin sa aming buhay at magiging kasakasama namin sa aming paglalakbay, sa aming paglalakad dito sa mundo ito. Panginoon, muli ay sumahan mo po kami at ang iyong presensya ang lagi namin makita sa mga panahon kagaya nito at sa mga iba pang mga panahon na kami ay nagpapatuloy, Panginoon. Muli ay hinihingi ko na bigyan mo nga po ng wisdom ang iyong abang ikod at itago mo po ako sa ikod ng iyong krus. At ikaw nga po lagi ang makita sa mga mensaheng ihahatid mo sa pamamagitan po ng iyong abang likod. Muli, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' mighty name, Amen. Ang ating talatang pagbubulayan o pagninilayan ay mababasa natin sa Santiago Kabanatang 4, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi. Saan nanggaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Di ba't nagmumula yan sa pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban o yung pagiging makasarili? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo, mapapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin, kaya't kayo nagagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais, dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Tanong mga kapatid, kayo, tayo, ako at ikaw, ay ba ay makasarili? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Ano po? Alam niyo ba na ang pagiging makasarili ang ugat ng bawat problema ang ating hinaharap, no? Kinakaharap. Ayan, kinakaharap. At malulutas lamang ang lahat ng problema ng isang sangkatauhan, no? Kung mapapawi ang pagiging makasarili. James 3:16 says, "Where jealousy and selfishness are, there will confusion and every kind of evil." Now, mga kapatid, kailangan nating makita ang mabuti o nang mabuti ang pwedeng maging consequences, ano po, ng pagiging makasarili. At upang matukoy na wala tayong gustong gawin sa gayong karumaldumhal na bagay. Sabi nga, wala daw pagpatay na nagagawa nang hindi kasama ang pagiging pagkamasarili, ano po. At hindi raw kailanman nagaganap ang pagnanakaw ng walang pag-uudyok dito, no, ng pagkamakasarili. Ganun din, wala namang sinuman ang nasaktan maliban sa isang taong kumikilos ng makasarili. Ano po? Grabe, ano po? Napagrabe. Ito naman po ang sabi sa James 3:15, "For jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly, unspiritual, and demonic." Kung pinahihintulutan po ng Diyos ang mga bagay nito, ang pagkamakasarili, ay maaaring maging langit sa isang impyerno. So sa tingin ninyo, gusto ba ng Diyos na mangyari yun? Definitely hindi po, di ba? Ang opposite po ng selfishness ay divine love, or yung agape, no, sa Greek, o sa salitang Grego, o sa salitang Greek.
hindi po ito isang pakiramdam, no? Ngunit isang salubin na nagriresulta sa pag una sa iba at sa kanilang interes, no? Kaysa sa ating sarili o sa iyong sarili. Yun po yun. Ang sabi pa nga po sa 1 Corinthians 13:5 ay ganito. Love is not rude, is not selfish, and does not get upset with others. Love does not count up wrongs that have been done. No? So mga kapatid, ito po ang uri ng pag-ibig ng Diyos. Yun po yung uri ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. At salamat sa Panginoon, purihin natin ang Diyos sa bagay nito. Purihin natin siya. Ano po? Tandaan po na natin na ang sakit na pagkamakasarili, hallelujah, ay hindi mapapagaling, no? Sa pamamagitan lamang ng desisyon ng tao na subukan at gumawa ng mas mahusay. Hindi po. Natural na lang sa tao na maging makasarili. Ano po? Ang bantayan ng mga sarili natin. Ganyan po tayo. Ang kailangan po talaga natin ay ang bagong pagkatao. Yun po yung kailangan natin, mga kapatid. No? Ang tunay na gamot o lunas, hindi po yung benda o yung bandage, no? Lamang para ikubli ang problemang ganito. Kaya nga po sinabi ng Panginoong Jesus na we need to be born again. Ano yun, kailangan nating maging born again at maging bagong nilalang, yung mga na may bagong pagkatao. Ang pagkataong may agape love, ano po, may agape love, kailangan po nating magkaroon ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos, no, o pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. At yung gayon, magkakaroon tayo ng kakayahan kung pipiliin natin ang alin, ang lumakad sa banal na pag-ibig at unahin ang kapakanan ng iba bago ang ating mga sarili. At kapag nagawa natin yon, nagawa natin ang lahat, ay mayroon po tayong langit. Amen? Mayroon po tayong langit. Hindi po kayang i-offer ng sino man ang lunas na ito. Hindi po kaya, no? Maging ang ibang Diyos-Diyosan, no? Maliban sa ating tunay na Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang po at wala ng iba. At walang ibang paraan para magamot itong karamdamang ito, itong selfishness na ito, no? Yun po ay ang pagtanggap sa ating Panginoong Jesus, no? At pagtanggap na natin ang ating Panginoong Jesus, i-impart po niya yon, yung kanyang buhay sa buhay natin, no? Giving us a new life o a new nature, no? Pagkatapos ay habang pinahihintulutan natin ang bagong kakalikasan sa loob natin, no? Na kontrolin ang ating mga kilos, lalakad tayo sa banal na pag-ibig. Ano po? Doon sa agape love. At malalampasan natin ang pagiging makasarili. At ang pagdaig po, no, sa selfishness ay nakatulong din sa pamamagitan po ng pag-alam, no, na ang Diyos ay tunay na nagmamahal, no. Dahil siya nga ang makapangyarihan sa lahat. At siya kaya dapat siya nga po ay ating yung laging asahan, ano po, siya dapat laging asahan. Dahil alam natin na siya ang mag-aalaga sa atin, no? Kaya di dapat tayo mag-alala. Hindi po tayo dapat mag-alala, mga kapatid. Dahil siya ang pinagkukunan natin ng mga biyaya at pinagmumulan nito, malayan natin pong may bibigay, no? Ang mga biyayang ito sa iba. Malaya natin may bibigay ito sa iba. Nang walang pag-aalala at hindi matutugunan yung ating mga sariling pangangailangan. Amen po? Yun po yung mararanasan natin, mga kapatid. So, isigaw lang po natin, I don't want to be selfish. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus, sa pagligtas at pagpapalaya sa amin. Amen po? In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, to God be the glory.
Purihin niya po natin ang Panginoon. Amen. Samang dumulog sa diwa ng panalangin. Walang hanggang amat aming Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, damay pagkapakumbaba at pagkilala sa iyong pag-ibig at sa iyong kapangyarihan. Salamat po Panginoon, sa gitna ng linggo ito'y kami sama-samang makasamba sa iyo sa Espiritu at Katotohanan. Salamat po sa mensahe ng buhay na dinilang sa amin ng aming kapatid na Jerry, Bali, again din ang testimony ng kapatid na Melody. Dakila Ama, dinadalain ko rin sa iyo at pinagpapasalamat ang buhay ng aking mga kapatid na sumapit sa kanilang mga karawan at maging sa anibersaryo ng kanilang pag-iisang dibdib. Dalain ko, marami pang mga taon, marami pang maliligayang pagsasama at pagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Ikaw ang mahayag sa kanilang buhay, Panginoon. Dalain ko rin sa iyong aking mga kapatiran, may mga karamdaman. Patuloy mong iyon at ay mapagpanang kamay, bigyan mo sila ng mabilis na kagalingan. Nadalain ko sa iyo, Panginoon, ang hanap buhay ng aking mga kapatid. Sila na namamasukan sa pribado at sa gobyerno. Ingatan mo po sila. Tulungan mo po, Panginoon, na lagi nilang madama ang iyong gabay at pangunguna. Dalain ko rin sa iyo sila na may mga kalakal. Bigyan mo sila ng sapat na puhunan, mga raming sales at mga customer, Panginoon. Nagsusumamo ako sa iyo. Kayin din ang aking mga kapatid na namamakyaw ng kanilang mga paninday. Ingatan mo po ang kanilang mga dalang kamuhayan. Huwag itong maagaw ng masamang elemento. Bantayan mo rin po ang bawat tahanan ng aking mga kapatid. Layo mo sa anumang sakuna, anumang bagay, Panginoon, na maaaring buminsala sa kanila. Nadalain ko sa iyo, Panginoon, ang aking mga bata namin at mga kabataan sa panong itong bakasyon. Hayaan mong maging mapakinabang ang kanilang bakasyon. At kayo din, Panginoon, kung meron pa pong mga kapatiran kami na kumukuha ng exam para po sa kanilang mga finals, tulungan mo po, lalo na po ang mga college student. Ikaw lang aming inaasahan sa magandang koneksyon ng internet. Nadalain ko rin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nasa iba yung dagat. Tulungan mo po sila, ang kapatid na Tina, kapatid na Gemily, ang pamilya Dacum at Cristobal, si JC, si Unyo Silverio, si kapatid na Allen, Mabulay, ganyan po si La Casey, si Natalie, si kapatid na Remy, sila April, at ganyan din po ang kapatid na Bahade. Tulungan mo sila at si Unyo, Panginoon, Silverio. Hawakan mo ang kanilang mga buhay sa mga panahon po sila'y nababagot. Maging si Honey, Panginoon, nalulungkot ang iyong kaaliwan, ang kanilang madama at maranasan. Dakilang Ama, dadalain ko rin po sa iyo ang aming bansa sa panguna ng aming Pangulo at ang kanyang mga kabinete. Tulungan mo rin, Panginoon, na kami ngayon ay tunay na mga Pilipino na pipili ng uugit muli sa aming pamahalaan. Bigyan mo po kami ng wisdom, discernment, para po maunawaan namin kung sino po yung tinalaga at pinili, Panginoon. Nagsusumamo ako sa iyo. Sana po ay huwag kaming magkamali. Kayin din ang COMELEC, Panginoon, tulungan mo rin po at ang mga katuwang nito, Panginoon. Nagsusumamo ako sa iyo. Bigyan mo po kami ng isang malinis, mapayapang eleksyon. At kayin din, Panginoon, ang aming pamahalaan. Panguin mo po kami mula sa kahirapan, Panginoon. Hayaan mong imangat ang aming kabuhayan. Dakila Ama, dinadalain ko rin po sa iyo ang mga leader ng aming
iglesia ang aming bishop at ang kanyang pamilya. Sila po na siya po na nag-handle ng mga conferences. Hawakan mo po lagi ang kanyang kasipanggang aming mga DSS. Salamat po sa kanilang mga buhay. At patuloy kong dinadalahan si D.S. Clemillola sa iyong kaparaan ng kalooban. Ano man ang naisin ng kanyang puso, ipagkaloob mo po ayon sa iyong kaparaan. Dinadalahin ko rin sa iyo, Panginoon, ang aking mga kamanggagawang lalaki at babae. Ikaw po ang tumulong, ikaw po ang manguna sa amin. Salamat sa iyo, Panginoon, kung meron po mga ibigat dalangin pa ang aking mga kapatiran, hindi ko malakas ang nabanggit, ikaw ang Diyos na kahit maalam. Kakatagpuin mo po ito ayon sa iyong dakilang kaparaan. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan po ni Jesus na aming pagtagapagligtas. Amen. 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 Kapayapaan ng Diyos na di malirip ng ating pinakamataas sa pagkaunawa. Ingatan nawang yung mga puso at ang yung mga buhay at tumayo kayo mga kapatid, taglay ang dakilang pangako ng Ama, na Anak at ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.